Hi guys! Welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective. For anyone who can resonate sa reading nito, this is a general reading for collective. Your energy at this time. Kung sino rin yung makuha na energy, guys. Ilan lamang yung makaresonate. Oh, Five of Pentacles. Ow! Nagdurusa yung puso mo. Nahirapan ka. Nangungulila ka sa person mo. Or financially ba? Nahirapan ka din. Hindi naman. Sa relationship yan. Maswerte ka naman financially or darating abundance sa'yo financially. Pero, when it comes sa relationship or sa love, you're feeling left out in the cold, feeling abandoned, yung parang inabandon na ka, yung hindi ka nasinipot, yung parang walang care yung person mo sa'yo, ganun yung naramdaman mo, parang wala na siyang paki sa'yo, wala nang feelings, yung parang walang warmth from your person, parang walang love from your person, parang loveless ka, empty, you feel empty, and you feel sad, malungkot. Meron kang namimiss, meron kulang sa buhay mo, uncontented ka, hindi ka kontento sa kung anong meron dyan. Sa paligid mo, kung anong meron ka dyan, hindi ka kontento kasi merong missing eh, merong kulang. Yung pagmamahal ng person at yung presensya ng person na dinidesire mo ng person na gusto mong haakap sa'yo, yung person na gusto mo na nandyan sana sa tabi mo, you feel unloved by that person and siya yung kulang pati sa buhay mo. So, yan. Emotional ka. With the water. Emotional. Sad. Feel low. Parang pababa yung tubig eh. So, you feel low. Down. You feel down. You feel rejected. Yung parang ganyan. May kulang talaga, may missing. Meron kang nami-miss and merong missing or kulang sa buhay mo. So yan. Para kang lantang gulay. So yan. And hindi ka nag-bloom right now, hindi ka blooming right now eh. Kasi malungkot ka eh. Parang nananamlay ka pa nga eh. Para kang nalalantay mo yan. Parang kang lanta ngayon. Parang tuyo na drain. Pag dumating yung person mo na yan, yung missing piece ng buhay mo, magiging masaya ka na. Parang mag-bloom ka na, mag-grow. Parang connected ka sa person mo yan. Kapag wala yung person na yan, ay malungkot ka. Emotional ka. Affected ka talaga emotionally. Cancer, Scorpio, Pisces, Taurus, Virgo, Capricorn.
energy ng person mo. Person ba yan yung namimiss mo? Or yung kulang sa buhay mo? Person mo ba? Tingnan natin. Yeah. It's your person. It's your person. Guarded. And may problema or responsibilities or may mga baggage. And merong sinisimulan to ngayon. Something stable. Or may gusto siyang simulan. Energy ng person mo na yan. Na kulang sa buhay mo. Yung person mo na you feel unhappy, you feel sad without that person. Energy niya. Guarded nga. Yun talaga energy niya. Guarded. And hindi siya keeper. Hindi siya keeper. In reverse it. Ano siya? Pagdating sa kapirahan din, waldas din to. Or parang wala siyang pakialam. Hindi siya nagbibigay ng value. Kahit sa pera, sa relationship. Hindi niya binibigyan ng halaga yung mga dumadating sa buhay niya. Yung ganon. This is someone greedy, kasi anniversary greedy, and unstable. Financially unstable ba itong person? Oo. Financially unstable. Just nag-struggle. Dumadaan ng struggles financially. Yung nahihirapan siya financially. May mga struggles. Kailangan niyang i-push. Kailangan niyang yeah. See? Kasi ma-pride to or may pagkamayabang. Feeling superior. Yung ganyan. Yan yung tao nga. Maangas. And possible galante to. Pag may pera. Kasi mayabang nga eh. And with a 10 of wands. Well, nasa tao naman yun. Depende sa tao yun eh. So, with a 10 of wands here, yun yung lumalabas lang sa marahan. May kailangan siyang i-leave na baggage. Ano yun? Kayabangan ba? Yun yung isa sa nagbibigay sa kanya ng baggage, yung kayabangan niya. Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Yeah. Kasi, dahil sa kayabangan niya, dun siya na yun yung nagkukosh ng ending, betrayals, kadalasan nasasaktan din siya, no? Or nakakapanakit siya ng damdamin ng iba, ganyan. Yes, dahil sa kayabangan niya daw. Okay. So, what we have here is unguarded itong person. Guarded. Nakataas yung wall niya. Walang tiwala. Protective sa sarili niya. May pagka-territorial din pati. Yung maangas nga, maangas to. Maganda to energy. Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn. Wala yan sa zodiac sign guys sa pagkatao ng puso niya. Okay. So, ano naman ang wala namang masama dun eh. Kung ganun talaga yung pagkatao niya. Kung mayabang siya, kung proud siya sa sarili niya, kaso lang possible na nakakasakit siya ng damdamin. Pagkatao niya yun eh. As long as hindi naman siya nakakasakit, hindi siya nakapang-harm, di ba? So, yan. Nakakatawa pa kayo mga ganun.
Okay. Hindi naman nakakairita. Iba na irita sa ganyan. Yabang. Pero, ako natatawa ako. Ewan ko ba. So, yan. Tatawa ako sa energy niya. Yabang dupasin. So, tingnan natin kung ano yung maangas, mayabang. Ano naman yung feeling sa'yo ng person mo na yan? And of course, pride yan. No? Ah, guarded. Well, the fool. Clarify ko lang. Ay, feeling niya may pagka-foolish ka. No? Para kang foolish, yung padalos-dalos ka. Yung para kang tanga. Yung ganun, kasi nga mayabang siya guys. Pero, ayun, guarded. Guarded siya sa'yo. O guarded. O tas yung wall. No? Walang tiwala. Kasi feeling niya para kang fool. Padalos-dalos ka daw. Para kang tanga. Yun yung feeling niya sa'yo. Kasi yung mayabang, ganyan talaga yung mayabang. Kung makapag-judge, diba? Pero ang totoo, siya yung tanga. Siya yung fool. Siya yung mayabang. Diba? So, with the Four of Pentacles, walang best at magaling sa paningin ng taong mayabang. Sarili niya lang. Iiba, ida-down niya yan. And with the Four of Pentacles here, kahit hindi ka tanga, sabi niya, tanga ka. Kahit hindi ka foolish, sabi niya, foolish ka. Yun pala siya yung foolish. Yung person mo na ba yan? Ang foolish? Siya ba yung foolish? Siya yung totoong foolish? Hindi naman. Hindi lang. Hindi naman. Hindi naman daw. Kasi, maingat kasi yung person mo na yun eh. Maingat din. No? Protective kasi siya sa sarili niya. Para ka daw tanga. Padalos-dalos or risky ka. You don't care kung ano yung magiging resulta ng action mo, ng gagawin mong action, katulad ng pag mag-reach out ka sa kanya, no? Tingin niya pa doon ay tanga ka, parang ganoon, or foolish ka. Bakit nireject ka ba niyan? Pagka kinukulit mo, or pag nagre-reach out ka sa kanya, pag nagre-reach ka. Hindi ka ba pinapansin niyan pag nagre-reach out ka sa kanya? Pinapansin naman. Di naman. Pag nagre-reach out ka sa kanya, pag nagtitake ka ng wrist, wala ba siyang pakialam? May pakialam naman siya. Sila hold on pa rin to. Pero tingin niya lang talaga sa'yo ay foolish. Ganon. Bakit? Bakit tingin niya sa'yo ay foolish ka? Yan o. Dalos-dalos ka daw. Kasi nakipag-ayos ka sa kanya eh. Gusto mong magka-ayos kayong dalawa. Talagang yun nga, nag-risk eh. Detake ka ng action. Positive ka talaga na magkaayos ko yung dalawa. Kasi, you feel sad without your person. Eh, kaso lang itong person mo masyado mayabang, malaki yung ulo, mongoloid ata. Ay, sorry sa mga may anak dyan na ano. Parang ano bala, yung parang, malaki yung ulo niya, masyadong mahangin, no, yung person mo. So, yan.
And yung sinasabi kong manggulay, kasabihan lang yan, guys, ha. Hindi ko inaano yung mga ano dyan, may respeto ko dyan sa mga ganyan. Sa mga may mga kapansanan, pasensya na, at naibanggit ko yung parang kasabihan lang, no? Kasabihan lang yan. Malaki yung ulo niya, no? Or ibig sabihin, mayabang, or lumalaki yung ulo, malaki yung ulo niya, or napalaki mo yung ulo niya. Kasi nga, hindi ka sanay, or hindi ka happy without that person. Kaya lumaki yung ulo niya. Kaya naging mayabang yun, eh. O, ang tingin niya pa sa'yo, eh, full ka, kasi risk ka ng risk, no? Ayun, no? Masyado ka impulsive, no? Masyado ka daw impulsive. Pinupurso mo or pinupush mo talaga yung gusto mo. Ganon siya. Pero still ako doon pa rin yan sa'yo. Pag naging cold ka dyan, ano ang magiging reaction niyan? Magiging unforgiving pa rin. Ibablock ka niya. Kakat off ka niya. Pero anong maramdaman ng person na yan pagka naging cold ka or pag hindi mo na siya kakailanganin sa buhay mo, na pag nakamove on ka na sa kanya, ano ang maramdaman niya? Makakaisip yung babalik sa'yo. Clarify ko lang, ha. Tama ba? Na mag-isip na mag-isip yan ang babalik sa'yo. Yeah, na makipag-reunite sa'yo. See? May isip niya na hindi na nag-favor sa kanya yung luck. Pag naging cold ka, ha? Pag nag-iba na yung ihip ng hangin, no? Na hindi na nag-favor sa kanya yung swerte. Pagka hindi ka na naghahabol, pagka hindi ka na naghangad na makapiling siya, pag naging cold ka na, mag-iisip ng mag-iisip yan. Mag-iisip yan na babalik siya sa'yo. Possible na mag-take pa ng action yan sa'yo. So, yan. Parang mapusawan yung kayabangan niya pagka gano'n. Magtataka yun pagka naging cold ka na. Ay. Pero ika-cut off ka niyan kasi mayabang, eh. Yun yung magiging reaction niya. Hindi na hindi siya magiging giving. Well, hindi naman ata nagiging giving yan sa'yo, eh. Pero maapektuhan yan emotionally. Mag-isip yan na bumalik sa'yo. Magtataka yan kung bakit. Kung bakit nawala ka na. Kung bakit hindi na nakatuon yung attention mo sa kanya. Lumakal kasi yung ulo ng person. So yan. What we have here is Aries, Leo, Sagittarius. Well, feelings niya to, eh. Libra, Cancer, Scorpio, Pisces, Taurus, Virgo, Capricorn. Yan. Ano naman ang feelings mo yon sa person mo na yan? Sinusuyo mo, gusto mo suyuin para magkaroon ng transformation. Kasi nasasaktan ka, eh. You feel sad, nasasaktan ka, nahihirapan ka. Gusto mo siyang suyuin. Yung na mag-offer ka ng cup of love kasi nasasaktan ka. Dinidesire mo magkaroon ng new beginning, transformation, rebirth, ganyan sa inyong dalawa. Dinidesire mo bang magbago yung person mo?
Hindi naman. Dini-desire mo bang maging loving yung person mo towards you? Hindi. Ano ang dini-desire mo? Ano ang dini-desire mo? Ano yung gusto mong mga pagbabago sa inyo ng person mo? Ang piliin ng person yung mag-take ng action towards you. Sasaktan ka ngayon. Yun yung feelings mo dito. Pero mahal mo pa rin siya. Yung parang sinusuyo mo or gusto mo suyuin yung person mo na kausapin mo na ako, parang gano'n, mga gano'n. Parang gusto mo siya suyuin kasi nasasaktan ka. Mahal mo kasi siya. Siya yung kulang sa buhay mo. Kaso lang, yung person mo mayabang, mahangin, malaking ulo. Pagka nag-iba yung mood mo niyan, pagka nag-iba ka dyan, pag iba na yung pinakita mo or kabaliktaran, kunwari ay naging cold ka na, wala ka nang pakialam sa kanya, liliit yung ulo niyan, no? Lalabas yung hangin sa ulo niya. Try mo. So, let's see. Kasi naka-hold on pa rin naman siya. Mayabang na talaga siya. Parang ikaw lang din yung papalaki ng ulo ng person mo yun. So, yan. Tingnan natin kung ano yung nais mangyari ng person mo na yan sa inyo. Ano ba yung mga nais niya mangyari ng person mo na yan sa inyo? What? Queen of Swords. Maglagay ng boundary. Ang mag-set ng boundary. Ang maging cold. Para mag-spy ka ng mag-spy sa kanya. Para minamanipula ka nitong person mo. Yung tinatawag na push and pull manipulation. Tama ba? Minamanipula ka ng person mo. Tingnan natin na. Para mas lalo kang ma-attract sa kanya. Interesado sa kanya. Yeah! Para mas lalo kang mag-admire sa kanya. See? Para mataas yung tingin mo sa kanya. Mayabang kasi siya eh. Para mataas yung tingin mo sa kanya. Parang ano ba? Parang star siya. Sa paningin mo yun yung gusto niya. Parang star siya. Narcissistic ba tong person mo? Narcissistic ba to? Hindi naman. Hindi naman to. Parang narcissistic eh. So yan. Mayabang lang talaga. Mayabang. Puno ng yabang. Uy, shadow side, guys. Shadow side. May fear. May fear siya. Parang may nag-i-influence sa isip niya. Ano to? Yung the shadow side. May gumagawa dyan na parang hindi ba bumalik sa'yo.
Hindi, may gumagawa dyan. Sila psychic attack ba yung person mo? Psychic attack or witchcraft? Witchcraft? Pinagawa ba ng witchcraft yan? Hindi naman. Love spell? Hindi. May influensya to eh. May takot, may malaking fear yung person mo. Extreme fear or addictions. Addictions? May addiction. Hindi niya mabitawan yung addiction. Addiction yan. Hindi niya mabitawan yung addiction niya. Nakatutok siya nun. Walang gumagawa sa kanya. Nakatutok siya dun sa addiction niya. Talagang, ano yung addiction nito? Ano yung addiction ng person mo? Ano yung addiction ng person mo? Kayabangan? Kayabangan. Addict sa kayabangan. Ano ito? Hindi matigil sa pagiging pagmataas, mayabang. Masyado siyang believe sa sarili niya. Pinaglalaroan ba ng demonyo yan? Pinaglalaroan ng demonyo yan. Kaya, ganyan. Alam ko si ng demonyo na mayabang siya eh. Kaya, yun yung ginagamit sa kanya, ng demonyo. Yun yung advantage sa kanya ng demonyo. Kayabangan niya. Naglalaroan siya talaga. So, yan. Possible din na nakipagrelasyon yan sa iba-ibang person. Possible lang. Possibility lang. Para may ipagmayabang siya. Nakipagrelasyon ba yan sa iba-ibang person para may ipagmayabang yung person na yan? Sa mga katropa niya. Hindi naman. Hindi naman daw. Mayabang lang talaga siya. Lumaki yung ulo niya. Pinaglalaroan siya ng demonyo para maging malungkot ka. No? Parang sinusulsulan siguro yan. So, tingnan natin. Ang deep desire niya na gusto niya mangyari sa inyong dalawa. Meron ba? Kasi gustong-gusto mo yung person na yun eh. Meron ba? Wala. Ito yung deep desire niya, guys, no? Two of Cups, yung magkaroon ng union sa inyong dalawa, pero ayaw niya mag-effort. Umiiral kasi sa kanya yung yabang. Para bang nasa pedestal siya. Yun yung gusto niyang tingin mo sa kanya. Mataas siya, nasa pedestal siya, yung ganyan. Mataas yung tingin mo sa kanya, yung ganyan. Na ikaw yung mag-effort. Parang pinaglalaruan ka nga niya. Pinaglalaruan ka ba ng person mo? Yung feelings mo, pinaglalaruan niya ba? Kasi mayabang yun. Hindi naman, may karawa. Hindi naman. Dumadaan kayo sa karma. Hindi naman. May feelings yan sa'yo. Kaya naka-hold doon. Pero, may karma. May curse. What's with the karma here? Yung hindi kayo nagkakabati. Yung nag-hold on lang siya sa'yo, ayaw ka din niya i-let go, pero yung hindi kayo nagkakabati kasi meron pang karma. Ano tong karma na to? Karma talaga na as in karma. Bad karma. Hindi. Curse ba yan? Yung karma na yan? Parang kinurse yung relationship nyo.
Oo, may nag-verse. May malalaman ka soon. I-reveal sa'yo ng universe. Or ng angels, kanyan. May nag-curse. Meron. Meron ang curse. May nag-curse. Kaya yun yung naka-apekto sa thoughts ng person. Sa isipan niya. Meron. So, tingnan natin kung ano naman yung mga... gusto niyang mangyari sa inyo soon. Ano ang gusto mangyari ng person mo na yan sa inyo soon? Wala eh. Mag-antay muna kung kailan siya maging balance. Hindi pa daw kasi siya balanced. Kung gusto niya, paantayin ka pa. May new person ba for you? Meron yan. Gusto mo ba ng new person? Oo. Gusto mo na ng bagong relationship? Yeah. New world, new beginning. What else? So, kung merong papasok na new person, nag-grab mo yung opportunity. Oo. Oo, guys. Yung problem opportunity pa may papasok ng new person. Of course, pag magustuhan mo. Yan. So, ano tong new person na papasok sa buhay mo? Emperor. Pero, na-reject to eh. Or feeling rejected tong emperor na to. Mukhang mayaman. Mayaman. Or nasa top position. Maganda yung status. Mataas, nasa mataas na status to. Or maganda yung estado sa buhay ng person na to. Mataas yung respeto. Or malaki yung respeto ng mga tao sa kanya. Powerful yung personality. Siya yung may control sa isipan niya, sa buhay niya. In command, may position to, nasa mataas na position, or nasa top position, or maybe a boss, mga ganyan, a leader, may-ari ng organizations, mga ganyan, or else ay, this is someone, entrepreneur, mga ganyan. Or nasa politics and matured, kasi polite din to. Kasi sun energy, ano to? Aries, Cancer, Scorpio, Pisces. Ganyan yung mga powerful na tao, polite, hindi mayabang. Okay. So yan. Pero strong lang yung personality niya. Parang pag mag-approach ay unemotional, kaya siguro na-reject yan. Parang walang emosyon ba? Hindi malambing? Ganon. Yung isa kasi may habang yun eh. Malaki yung ulo niya. Habang nangungulila ka sa kanya, siya naman ay lumalaki ng lumalaking ulo niya. Nagmamalaki. Dahil
mahal mo siya. Pero may papasok na new person for you. Kilala ka na ba ng new person na yan? Yung embero na yan? Hindi. So, new person talaga. Maring hindi niyo pa kilala yung isa't isa. Maganda yung katayuan sa buhay niya. So, ito na lamang guys for collective reading. Sa mga baguhan po dito sa aking channel, please do subscribe. At huwag po ninyong kalimutan i-click ang bell button nang sa ganun ma-notify kayo sa mga susunod na videos na upload ko. At paki-like naman po, paki-comment na din sa ating comment section box. Lalo na sa mga nakaresonate sa reading nito.